Nung panahon niyo po na kayo ang hepe ng Gimba, eh naging mahigpit po yung pagpapatupad niyo na dapat may bilaran yung mga traders at hindi sa kalsada yung gagawin nilang bilaran kasi meron silang business. Nagtataon ng panahon natin na talagang pupunti pa lang yung mga palay traders na may mga bilaran. At nagkataon na meron tayong existing provisional ordinance regarding this pagbibilad ng palay. So, mayigit natin itinasapag dyan with or without complaints coming from concerned citizen. Yung mga banggit yung kalasada ay talagang dati napakarami yung makapal na nagbibilad dyan. Marami rin nagbibilad dito sa Gimbabalo Road, yung Gimbasora Road, at saka yung Gimba Quezon Road, marami rin dyan. So, ang ginagawa natin, pag nagpapatrolya o kaya minadaan tayo nagbibilad, eh, kinukusyon talaga natin, pinapakusapan na kung po pwede. Eh, wag sila magbilad ng doon sa kalsada, delikado. Kung kasi yan eh, isang course din ang accident. Palagi, nakipag-usapan mo na, kasi mayroon kasi Palay Prayers Association dito sa atin, sa bayan natin eh. So, ang presidente dyan dati si Chris David, si Kuya Chris David dyan sa Kasongsong. Kaya, lagi tayo nag-i-coordinate sa kanila, nag-i-usap na kung pwede. Lahat naman naman ang papalaan ng mga babaan na magiging palay trader sa Kostobi, may sariling bilaran, hindi yung kalsada. Cardinal, ano po yung natatandaan nyo na ordinance noon o batas sa pagbabawal ng pagbibilad ng palay sa kalsada na siya niyo pong ginagamit na guidelines o kautusan? Provincial ordinance, I'm sorry, I forgot already the number, but it until now existing yan. Dapat lang siguro na ipatupad pa rin hanggang sa ngayon. Kasi pansin ko rin dyan sa bypass road. Marami rin nabibilad dyan at saka sa tingin ko parang mga tayo na yan iba dyan. Yung mga taga-Gimba lang, aware naman sila na talagang bawal na yung pagbibilad ng palay. Saka marami na rin sa mga palay traders, I believe, kumpleto sila ng bilaran nila. Meron din sila mga mechanical dryer, saka solar, kumpleto sila. Ordinansa po pala yun ng provincial government. Ang sinasabi niyo po kanina ay pinupuntahan niyo, kinakausap niyo. Ano po yung natatandaan niyo doon? Meron bang fine na nakasaan doon sa ordinansa? Meron. Opo, hindi nyo nalang maalala. matagal na kasi. May mga nakalagay pa nga dyan eh, kung hindi pa natatanggal, dyan along Dinos Express ng Gimba Balok, nandyan may mga nakalagay dyan na makalagay dyan yung bawal yung pagbibilad ng palay. Nakalagay yung provincial ordinance. Sa tingin ko, meron pa rin dyan sa police station eh, kasi agal namin yung pinatupad dyan. Bakit po napasunod nyo yung mga traders noon? Ano po yung mga naging strategy nyo o paraan nyo? Una, pakiusap. Kapag ayaw, sinusulat na yung mga pangalan nila, plate number sa taxi na may-ari. And then, dumaysa, yung pagkakataon na dinadala yung notika sa board niya sa station. Warning lang naman. So, sa akin sila na kung pwede iwas yung pagbibilad, pag ulit-ulit, kasi naka-record dyan eh, nire-record na. Eh, baka huwag na tayo kakabunating sa point na kutin namin yung mga palay ninyo o talagang tutuloyin namin kayo. Kinababasa, may mga kopya rin yung mga pulis dati ng provincial ordinance, kinababasa rin yung provincial ordinance. Mm-hmm. Yung penalty clause. Pag-agin ba yung mga nagbibilad na yan, eh, kinakausap namin yung mga kailala namin yung mga amo nila, yung mga may-ari. Kasi kilala naman natin ang katalos ng palay traders dito sa Gimba. So kahit po mga pasaway noon eh, napasunod yun talaga? Oo, kasi minsan eh, baka dumating tayo sa point na makuha namin sa kemeng at saka yung mga bilad niya, isipahan yung mga bilad ninyo. At baka talagang tutuloy ang gayong. Yung okay naman, wala naman tayong demento mo sa point na natuloyan sila. Hindi sa warning. Apo. So hanggang warning lang, wala naman kayong hinakot na palay sa sakyan. Hindi naman natuloy yung pag-awot. Worst comes to worst lang yan. So, talagang siguro mga pangatlong offense na yan. Eh. Baka dumating tayo po na... Bigay na lang po kayo ng mensahe sa ating pong mga
mga kababayan sa Gimba, especially po dun sa mga traders, at baka ano rin po yung po pwede nyong i-advise sa ating kapulisan at mga nanunungkulan. Nakakatuwa na marinig na ang bagong repinayan ng Gimba Police Station ay napansin niyang problema niya na agad na kumilos, pinausap yung mga concern na nagbibilad dyan, and hopefully, makikinig din sila. Doon sa point na may mga bumabalik, pag-usap lang siguro, balikan uli ng mga pulis natin o magsawang sawayin, pag-usapan para sa ganun ay ma-address agad yung problema yan. Kasi baka nagdagdagan yan, nakikita natin bilad ng palay dyan, mga dalawang lanes na both sides, baka mamaya halos wala na tayong madahanan dyan. Ginawa kasi yan para sa ating mga motorista para makaiwas sa traffic dito sa sentro ng bahay natin.